Yo, what's up guys? Good evening po sa inyo. So, gagawa tayo ngayon ng rep magnet. Okay, so, souvenir siya. So, ang ginamit ko rito guys is 115 GSM na quaff photo paper. So, medyo manipis siya guys. Okay, so, wait, kunin ko, pakita ko sa inyo. So, eto, yan, ayan yan. Photo paper. Yan, quaff 115 GSM. Yan. So, ito yung ginagamit namin sa mga IDs, mga keychains, yan. Kasi medyo manipis siya. Yan. So, yan yung ginagamit namin. Ito naman, yung kanyang photo top. Unbranded na roll ng photo top. Medyo manipis siya. Yan. May kita nyo naman. Hindi masyadong halata, pero may photo top yan na glossy. Okay? So, yung next natin is yung magnetic sheet. Yan. So, ang binili namin, guys, is yung may adhesive na sa likod. Self-adhesive na. Yan. So, kung yung mabibili nyo na walang adhesive, guys, ang gamitin nyo naman na paper, photo paper, ay ano, sticker paper. No, para yun yung gagamitin yung pandikit. No, ito kasi may ano na adhesive na siya sa likod. Yan. So, ididikit ko na lang dyan mamaya yung photo paper. Okay. So, ito, tatlo yung dumating. Ay, lima pala, lima. Okay, so itatabi muna natin. So, gagamitin natin yung isa. Ito na siya. So, tatanggalin nyo lang. Yan, yung kalahati. Siyempre, yung gagamitin nyo lang yung tatanggalin nyo. Yan, so, adhesive na yan. Papatong na lang natin dyan mamaya. Yan, so, make sure lang na walang mga dumi. Yan, kasi pagka may nahulog dyan na something, mga papel, bubukol yan. Okay, so, pag ilagay natin, make sure na pantay. Siyempre, sayang naman kung hindi pantay tapos mayroon tayong hindi magagamit na part, di ba? Yan, so diin nyo lang siya. Yan, then punasan nyo siya syempre para ma-flat nyo siya dun sa mismong magnetic sheet. Okay? Yan, then ikakat na natin siya. So sa pag-cut guys, manual kasi kami, no? So kailangan nyo ng konting force. Force pala, force. Yan, kailangan nyo ng konting force para makat nyo yung magnetic kasi medyo ano siya matigas. Hindi siya ordinaryong mga karton lang o sintra board. Yan, nakakailang ulit ka talaga niyan bago mo siya maputol. Kailangan ng puwersa. Medyo masakit siya sa kamay. Manual cut siya guys kasi iba kasi yung sukat niya eh. Hindi siya swak doon sa binigay ni Costco kasi ang meron kami ditong PVC die cutter. Oh, so hindi naman pasok yung binigay niyang size. So minanual ko na lang siya. Okay, so yan. Lahat yan kakat natin. Yan. So kailangan mo lang ng konting force talaga para makat yung medyo matagal siya, pero okay lang din. Yan, so ganito na kalalabasan niya, guys. Yan, may kita niyo tulis pa yung mga kanto niya. So kailangan natin gumamit ng warrior puncher. Okay. So yung warrior puncher, gagamitin natin yan para matanggal yung mga tulis nung kanto nung pinagkatan natin. Yan. So salang nyo lang siya ng ganyan sa pinakagilid. Yan. 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 So wala na siyang tulis, diba? So lahat ng kanto lalagyan natin ng ganyan. Ay gaganyanin natin kasi para hindi siya matulis. Okay, yan. So cut lang ng cut. Yan. Lahat yan guys. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming YouTube channel, no? So nag-upload po ako ng mga videos patungkol po sa mga printing. Yan. So okay na to. Ganito na yung magiging kalalabasan niya. Yan. Okay, so tignan natin likod. Okay, malinis naman siya. Okay, so next po natin is gagamit na tayo ng OPP plastic. No? So yung OPP plastic guys, ang sukat niya is 2.25x4. Para saktong-sakto siya dun sa ginawa ko. O, yan. Diba? Kita nyo? Saktong-sakto. Tanggalin nyo lang yung strip. Strip niya. Yan. And then, ilock nyo na siya. So, ganun lang. Hindi pagbubuksan ng customer, tanggalin na lang din yung ano. Yan. Self-adhesive naman yan. Yan. So, ito na po yung ating finished product. So, 60 pieces po na ganito ang order sa atin, guys. No? So, sana matapos ko siya ngayong gabi. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ciao, bye!